bilang mga Pilipino, tayo ay maraming magagandang bagay na pwedeng sabihin tungkol sa ating bayan. Normal sa isang pinanganak sa Pilipinas, ang makakita ng mga kapuri-puring bagay sa bansa, mapatanawin, kapaligiran, ugali, tradisyon. Generally, we have many things to say good patungkol sa ating bayan. Mas mainam lang talaga na tayo ay makapakaligdan ng ibang tao how they see the Philippines as it is para balanse. Nais ko talakayin ngayong hapon ang pagiging makabayan natin. Yung gano'n natin kamahal yung ating bansa. Or should we say, how can we show our love for this country? Mainam siguro ang tanungin natin kung anong pananaw ng ibang tao sa ating bansa. What do they like the most about the Philippines? And they would say, her people. Sa tuwing sila nakakarating sa ating bayan, sa tuwing sila makakarating sa Pilipinas, they were amazed, nabighani, and they would come home, go back to their country, they would say many good things, then pagbalik nila kasama ibang mga tao, because they started to love her people. Tulungan tayo ng Diyos na maging gayon din ang damdamin natin sa sariling bayan natin. This is the only country we have. Sana matutunan natin itong mahalin. Ito po niya likod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 244 ng Philippine National Police. Ipanalangin natin ang ating bayan. Ipanalangin natin ang kapulisan, ang kasundaluhan. Panalangin natin ating mga pinuno, tayong mga so-called believers in Christ, should have that desire na to uphold the Philippines on the throne of God's grace para tayo ay magabayan at hindi tayo mapunta sa pansitan. Kanga. And when they would say the most important thing we love about the Philippines is her people. Sabi nga na isang banyaga, when you come to the Philippines, they would welcome you with open arms. They would treat you like family. They would feed you so much. They would display positivity. They would be the friendliest people na makikilala mo. Sa ita na isang banyaga, you would find Filipinos has sense of humor. They are fun to be with. And going deeper, they would say, Filipinos, malalim makipagkapwa tao. They would open themselves for others. And when dealing with others, Filipinos are fair, just, naroon yung concern for others, naroon yung ability to empathize, helpful, they would practice hospitality, sensitive siya sa damdamin ng iba, and you could trust them. Ang sarap pakinggan. And furthermore, they would say, you would find Filipinos to have that genuine, deep love for family, na rin yung commitment, nandun yung responsibility, and they know how to honor, and they know how to respect. Generous, sacrificial, mapagkakatiwalaan, panatag ka pagkasama mo sila. And you will find them approachable, cheerful. When life is down, they would even smile. And they would have a healthy disrespect sa powers and sa government office.
they are flexible, they are adaptable, they are creative. Filipinos are hardworking, especially in raising family, decente, parehas, religious. Naroon yung laging nagpapakalakas ng iyong kalooban. Marami pang bagay. That's why, what do you like most about the Philippines? Her people. Pero mainam talaga, maganda balance eh. When you ask them what you do not like about the Philippines, and no surprise, the thing that I do not like about the Philippines is her people. Bakit to? Some of us have lived a life with lack of discipline. Ang Pilipino, naroon yung bahala na si Batman. Mababaw. Some of them loves to debate, complacent, kaya lagi nagagahol, naroon yung poor time management, impatient. Naroon yung napansin na ibang tao, lagi nagmamadali na makinabang. That's pagiging makasarili. Naroon yung hilig magpalusot, careless. Sadly, some Filipinos would say, andaling mauto. Andun yung crab mentality. Plus, tulad din ng ibang nasyon, tulad din ng ibang mga tao sa ibang bansa, as what the Bible says in 2 Timothy chapter 3, 2-5, ang sabi rin ng Bible, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masawain sa magulang, walang turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, hindi maibigin sa mabuti, mga traidor, magtitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. They would see some Filipinos religious, but full of hypocrisy. May anyo na kabanalan, pero tinanggihan ang kapangyarihan nito. And the Bible says, layuan ang mga ito. No wonder the Bible says in Psalm 33 verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord, the people chosen as His inheritance. 2 Chronicles 7:14, wherein God is saying to us, believers, God is saying to us as a church. By the way, the church is not the building. The church is the body of the believers. Tao ang tinutukoy na church, hindi yung physical na building ng simbahan. I, as individual, is a Christian. But if I am with other believers, we are called the church. And God is telling us in 2 Chronicles 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Ang pagiging makabayan ng isang tunay na Pilipino ay yung tayo mabuhay ng may takot sa Diyos. Hindi kilala lang ang Diyos sa nguso, kilala siya sa puso. So what are the ways, rather, we can show that we love our country? Let me give you very quickly. One, being industrious. Sipag sa pagtupad sa ating mga responsibilidad bilang mamamayan. Simpleng kilos, simpleng disiplina. Kalat mo, ligpit mo. Hindi iyo, huwag mong kunin. Pag hindi tama, sabihin, huwag mo sabihin. Pag alam mo hindi totoo, huwag ikalat. Simpleng sipag ng pagtupad sa katwiran, simpleng malasakit. Kumain sa fast food, tinambak, saan nakligpitin, itapon sa basurahan. Kumain ng candy, saan naitapon ng balat, ilagay sa bulsa. Simpleng sipag, pagtupad sa ating mga responsibilidad. Follow the law. Hindi yung makikipag-unahan ka. Hindi makita mo yung yellow light,
nagdudumali kang to beat the red. No. We could show our love for this nation by following the law. Set good example sa ating mga anak. Eh wala, minsan eh, magulong pa nag-uutos, bumili ng alak at sigarilyo. Uutosin yung bata. Pagdating ng bata sa tatay, nangangalahati na yung sigarilyo. Ilang buwan na lang, kasama na yung nagiinuman. Pati ang asawa, nakikipag-inuman. Ang dami aksidente sa karsada dahil sa mga lasing na mga tatay, lasing na mga nanay, nakalulungkot. Ang sisipag sa pagwawalwal ng buhay, pero walang pagsisimikap sa buhay. Ang sisipag hanapin kung saan may patay para makapagsugal. Ang sisipag magpunta sa mga harapan para lang makapag-inuman. Pero alang sipag sa kabuhayan at sa kabanalan. Aasa tayo. Titino ating bayan? No way. Romans 13:1-3. Ang bawat kaluluway pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ang mga kapangyarihan na hinirang ng Diyos, kaya yung sumusuway sa kapangyarihan, sa utos ng Diyos sumusuway. Pag tayo sumuway sa utos ng gobyerno na tama naman, sumusuway tayo sa Diyos. Ang sumusuway ay tatanggap ng katulan sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Let the lawbreakers be punished. Let those who break the law deserve their punishment. Huwag tayong susuway sa batas. Ibibigyan ninyo mawalan ng takot sa kapangyarihan. Gumawa ka ng mabuti, magkakamit ka ng kapurihan sa kanya. So, we should be industrious. Magsikap sa buhay, magsikap sa para sa family, and we should be part of nation building. Ang kahit si Kristo po, naunawaan niya, ng bawat mamamayan should learn to abide by his obligation to God and to the government. Matthew 22:21. Sabi ng Bible na magkagayon, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar, ibigay niyo sa Diyos ang sa Diyos. God is telling us to be a good citizen. Not only industriousness. Pangalawa, we should be people of integrity. Katapatan, kalinisan ng puso. You want to serve your country? Serve with good character, commitment, and competence. Bilang public servants, you in uniform, kami sa civilian side, we are all expected to have the passion, to have that humility, and the skills na gawin yung ating trabaho. If you harness, mapag-igi, to optimize the thing that we do for our work, let's just do it. Ephesians 6:7-8, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon, hindi sa tao. Yamang na pag-aalaman ng anumang bagay na mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang tatanggapin mula sa Diyos. So when we do our job well, when we do our responsibilities well, God will reward us. So serve wholeheartedly, as if you are doing it for God, not only for people. Because I know, we all know, that God will not overlook yung kasipagan. God will reward each one for whatever good they do, anumang status natin sa buhay. Psalm 78:72, so He fed them according to the integrity of His heart. Katapatan ng puso. Sagayon siya ang kanilang pastor ayon sa pagtatapat ng kanyang puso. Guided them by the skillfulness of His hand. Be industrious. Be people of integrity. 3, implore. Pinaka-importante, divine providence. Meaning pray for your family. Pray for your nation. Pray for your office workers. Pray for all of us. Ipaganalangin natin. Let's ask God's guidance. Only prayer can hold back the flood tide of sin and God's judgment sa ating bansa. Yeah, we have seen how those people who mock God, yung nakaraan lang na paglapastangan nila sa Diyos, yung pagsira nila, pagtawa nila sa salita ng Diyos,
sa mga bagay tungkol sa Diyos, napapariwara ang kanilang buhay. Only our serious commitment to pray that will release the cleansing, that will release the healing hand of God. Tayo po ay nasa crossroads. We dare not to be careless. And one of these days, if we do not change, we cannot force people to change. The first person should change first, perhaps tayo. But if we do not change, gigising tayo isang araw sa ating pagkakahiga and find this nation we once knew is already gone. Magsumipag po tayo na maging matapat sa Diyos, tapat sa pamilya, tapat sa sinumpang tungkulin. God is merciful. God is righteous. Hindi pa huli para sa bansang ito. God has His people that He would bless, na pwede niya gamitin para ang bayang ito'y umahon. Part of nation building. God would rather show forgiveness and mercy than judgment. He wants to forgive. He wants us to come back. God is willing to change His mind para i-hold muna ang judgment. You would find that in Exodus 32:14 and Psalm 106 verse 23. Ang Bible po gave us historical accounts of God's mercy and deliverance. Example with Daniel, isang mataas na opisyal ng gobyerno noon. He was a Jewish faithful believer na nasa bayan ng Babylon. Wala siya sa sarili niyang bayan, but and yet he was so faithful to God. Siya'y nanalangin para sa kanyang homeland na Israel. When Israel has been taken captive by the Babylonians, siya na naroon sa ibang bansa, he prayed for his nation. Ano ang relasyon nito sa atin? Malaking bagay. Our nation has been captive not by foreign country, but by the world, by the flesh, by the devil. We must have a national, moral, spiritual revival. At tulad ni Daniel, we should pray for the Philippines. That's how you would, you know, show your love. That's why, when you pray for the country, hindi ka maghahangad na samantalahan sila. You take advantage of them. You take advantage of less fortunate na mga tao. Kundi, what you can do to uplift their spirit, ibangon sila sa kanilang pagkakahiga. Hindi yung gulapay na, pinayperahan pa. Wala na kakayahan, inaapi pa. Pray for this country. How Daniel prayed for Israel. Ganyan din tayo dapat. He prayed with serious concentration. In a time of national calamity, Daniel chapter 9 verse 3, wika niya, itiningin ko aking mukha, Panginoon, upang humanap sa pamamagitan ng panalangin ng pag-aayuno. You see, the faith and fervency of his prayers, God heard him. God answered him. So pag-uusapan ang bansang Pilipinas, one, we must first talk about the people of God. The church, not the building, not the religion, but the church composed of believers in Christ. Church who claim to be believers of Jesus Christ as God. Tayo po ang talagang dapat concern unang-una. 1 Peter 4:17, the time is come that judgment must begin at the house of God. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos. So we as believers, as a church, must repent of our sin. We must change for God. We must stop playing church. We must be serious in following His word. Nais natin kumilos ng Diyos ating bansa. Prayer is the order of the day. Not just ordinary prayer, but prayers that would touch the heart of God. The hour is desperate. The time is not on our side. Let's commit to serious prayer. Secondly, not only serious concentration, Daniel has that steadfast confidence. Tayo rin naman dapat sa Diyos. Daniel 9:4-9, the basis of our prayer,
should be recognizing His greatness, recognizing His mercy, na Panginoon, because of Your kadakilaan at iyong kahabagan, we pray that You show us mercy. Sabi niya, ako'y nanalangin sa Panginoong Diyos, ako'y nagpahayag ng kasalanan, Panginoon, na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisiibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. To the Lord our God belong mercy, forgiveness, though we have rebelled against Him. God, we know we have sinned, but forgive us. Nanalangin po siya. Out of Your abundant mercy and grace, forgive us. Alam ni Daniel na dapat tayong magkaroon ng paggalang sa Diyos. Alam ni Daniel na dapat tayo kinikilala ang kadakilaan at kahabagan ng Diyos. Sa kabila na ang Diyos ay banal matuwid, He could have rejected us dahil sa ating kasalanan, but He did not. Instead, because of His great love, because of His great mercy, God reaches to us with His mercy. And when we see both His greatness, His mercy, we can pray with confidence na ang ating bansa maiingatan. Thirdly, yung kanyang panalangin ay puspos ng sincere confession. Just as sin brings judgment, confession brings forgiveness. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ask God's forgiveness whatever sin that we did. And Daniel confessed both his personal sin at kasalanan ng bayan. Listen, Daniel 9:5 and following. We have sinned, we have committed iniquity, we have done wickedly, we have rebelled. Nagsitalikod sa iyong mga utos kami at sa iyong mga katulan. Hindi man kami nakinig sa iyong mga lingkod na nagsalita na iyong pangalan. I am confessing my sin and the sin of my people Israel. You want our nation to turn to God? Bawat Kristiyano must go to God, to Jesus Christ, and individually ask forgiveness. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive. Walang holier than thou. Walang kami mga banal kayo, mga hangal. No. Lahat po tayo should kneel down before God and ask His forgiveness. We as the people of the world, dito sa mundong ito, sa ating bayan in particular, must confess our greed, our pride, being materialistic, neglectful of the needy, immorality. We must, you know, kilalaning pagpatay ang abortion. Kasalanan ang mabuhay outside the will of God. We have godless humanism. Maling paniniwala pumapasok na sa mga even in schools, mga prinsipyo na pinangangalandakan ng mga tao against God. But the good news is, there's no sin that is beyond God's forgiveness. Yes, that's good news. Rape, murder, violence, abortion, sodomy, every sin can be cleansed by the blood of Jesus Christ if those people who are involved would humbly, sincerely come to Him and ask forgiveness. Finally, His prayer is full of spiritual concern. We must pray intently for our nation's people for forgiveness para sa sarili natin at para sa bayan. Walang sisihan, walang turuan, walang magaling siya, magaling ako sa iyo, walang ganunan. Kundi, only time for repentance and national confession. Mahabag ang Diyos sa atin. It's time na ang Pilipinas magbalik sa Diyos. Mangyayaring, we would ask God to cleanse us and remove our guilt with that, if we have that burning, yearning heart for God's glory. And without this, we cannot expect God to bring revival, unity, no. And we want to see God's glory over this land. Let's start changing from the inside. And I want to see God do something that media cannot explain, that technology cannot explain. Prayer is the greatest resource, and God is our only true hope. Panalangin niyo pong patuloy ating bayan,
Sama-sama tayo lumapit sa Diyos. And please don't forget to pray for Squad 244. Sa pangunguna po ni Patrolman Jason Reveal, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, pray for Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, pray for Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, pray for our squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino, pray for the PNP, for the AFP, for the President, pray for one another. May God bless us, and may God give you peace. Until next time, maraming salamat po.